ako ang kuya inyo. Dear Kuya E, ipangalandakan niyo po ako sa pangalang Heron. Pangalandakan talaga. Kuya E, tulad po ng aking mga naririnig sa mga panimula ng inyong letter senders, noon pa lamang po, alam ko na rin na mayroon pong iba sa akin. Hindi ko po alam noon kung paano ipapaliwanag, pero same din po na may mga lalaki na natitipuhan ako at hinahangaan. Ganon din, may panghanga din ako sa mga babae, kaya masasabi ko na isa akong bay. Yung sinasabi nila Kuya E na pinipigilan nila yung nararamdaman nila, ay naramdaman ko rin yun sa sarili ko. Sa takot na mas mahulog ka sa malalim na patibong ng iyong pagkatao. Pero siguro, doon at doon pa rin ang bagsak mo. Minsan din kasi, may mga tao na susubok at susubok sa'yo. May himok din na ilantad mo na, pakawalan mo na ang iyong tunay na nararamdaman. Isa po sa mga tao na tinutukoy ko na siyang naging dahilan ng pagkakalulungko sa ganitong pagkatao, ano ba yan? Hindi naman droga yan, ay ang aking pinsang si Rookie. Si Rookie po ay hindi ko pinsang buo, kumbaga pinsan sa isang malayong kamag-anak. Dumating po sila sa aming lugar, Kuya E, na mag-ina. Nabili nila ang lupa ng isa naming kapitbahay. Noong una, Kuya E, na makita ko si Rookie, medyo natulala ako sa angkin niyang kagwapuhan. May magandang pangangatawan habang ako naman ay chubby. Bakit kaya ganun? Iniisip ko pa lang o binabalikan ko pa lang ang mga alaala e tila may tumatayo na sa akin, Kuya E. Sorry po. Okay lang yan. Mahilig magbuhat ng homemade barbell si Rookie. Yung gawa sa semento na nilagyan ng kahoy, Kuya E. At talagang minsan, mapapasilip ako, Kuya E, habang nakahiga siya. Sa aktong pawisan at nakabukaka at sa ganda ng katawan. Nahuhulog ang panty ko, brief pala, sa pagsipat doon sa may bukol sa harapan niya. Nakakatawa na minsan nahuhuli niya ako, pero sasabihin lang niya sa akin, pinsan, ayaw mo ba magbuhat? Sabi ko, hindi ako. Hindi na, hindi naman ako yung sobrang taba. Chubby nga daw ako na cute. Ayoko na lang magbuhat ng bangko. Mabait si Rookie, Kuya E. Sa akin lalo. Minsan kapag may mga pagkain na uwi ang nanay niya na medyo masungit, ay isinasalo ito sa akin o sa mga kapatid ko, pero halos madalas ay sa akin. At nakakarelate ako, Kuya E, sa mga kwento sa inyo na panonood ng mga panooring malaswa. Kasi ganun nag-umpisa, Kuya E, ang naganap sa amin ni Rookie. Tinanong ako ni Rookie, Kuya E, kung gusto ko raw bang manood sa kanila ng panoorin na Betamax. Oo nga pala, siguro na sa 16 years old na kami noon, Kuya E, at mulat na mulat ako. Sa mga ganon, dahil may kaklase ako na mahilig naman sa mga magazine. So, nang isa lang na ni Rookie, Kuya E, ang video, nagulat ako at hindi iyon tipikal na babae at lalaki. Kundi lalaki at lalaki. Sabi ko, ano yan? Maganda yan, sabi niya. Sabi ko, naku, ayoko, baka may makakita sa atin na nanonood tayo niyan. Wala naman daw dahil nilak ang pinto, Kuya E. Hinila ako ni Rookie at hindi ko mapigilan ang sarili sa pinapanood ko. Sabi sa akin ni Rookie, sikreto lang naman to. Doon, Kuya E, na ang kamay ko ay pinadapo niya doon sa kanyang paps, at tila ba pinahimas yun. Ang kanya ay hindi pa standing ovation, pero sa nakikita ko sa video ay ako naman ang nauna na talagang nag-standing ovation. Sinabi sa akin ni Rookie na gawin ko na ang gusto ko. Sumambulat ang hindi pangkaraniwang itsura ng kanyang malajirap na paps. Para ba akong na-hypnotismo, Kuya E, malajirap pa, na go, lantakan na yan at baka lantakan pa ng iba. Nakatingin sa akin si Rookie habang ginagawa ko yun sa kanya at mas ginalingan ko. Halos
Sabayan ni Rookie ang mga naririnig na ungol. Matagal, Kuya E, ang mga paganon at hindi ko pinalampas ang kaniyang katawan. Ang kanyang magandang pangangatawan ay para isang balat ng lechon na tila gusto mong lantakan lahat ng balat. Mahaba ang mga kaganapan. Ang ginawa ko, maglaro ng paps pati lato-lato niya at ang kanyang likuran. Tinilaan. Hindi ko pinalampas na siya namang kinatuwa, kinaligaya ni Rookie. Grabe ang pagsabog ng bulkan, Kuya E, at talagang sa dami ay mabulon-bulunan din ako. Pero wala akong sinayang sa tamis sarap ng aking pinsan. Kaya simula noon, Kuya E, naging madalas ang mga gawain naming ganoon. Gusto ko kapag katapos niya magbuhat o mag-push up, gusto ko yung amoy ng pawis ni Insan. At minsan ay siya pa ang tumatawag sa akin para maganap yun. Minsan nakatayo siya o minsan doon sa kanyang kwarto. Wala siyang ibang ginagawa, Kuya E, tanging ako lang ang gumagawa sa kanya. Okay lang sa akin ang ganun, ang makita kung paano niya na-appreciate ang ginagawa ko na talagang ang boses niya ay mangingibabaw sa ungol. Lalo na kapag nilalaro ko na ang pataas-baba ang kanyang paps ng aking bibig. Tumagal-tagal pa, Kuya E, at naibigay ko na sa kanya ang aking lagusan. Pero hindi ko yun ganun nagustuhan. Siguro 2 times lang yun nangyari. Naging super close kami ni Rookie, Kuya E, pero batid ko na hanggang doon lamang yun. Hindi ko alam kung ano siya, pero wala kasi siyang pinapakita kung anuman o halikan. O halikan man lang ako, walang ganun. Kahit pagtakhan mo, pero pagtatakhan mo, bakit may voice to voice Betamax video siya? Ilang taon akong nasanay, Kuya E, sa presensya ni Rookie, pero kinalaunan umalis din sila sa lugar namin dahil may attitude talaga ang nanay niya. Namiss ko ang mga ganong ganap sa amin ni Rookie, Kuya E. Pagkamis na tipong, bakit ganon ang naramdaman ko? Namiss ko ba siya o dahil lang sa tagal ng mga ginagawa namin? Do ako lang ang kumikilos noon, Kuya E. Sa layo ng probinsyang nilipatan ni Rookie, hindi na kami nagkita ng mahabang panahon. Pero sa muling pagtatagpo ng aming landas ay may malalaman ako tungkol kay Rookie. Hanggang dito na lang, ma'am, po muna. Heron. Okay. Isa pang gumaya sa mga pabitin epek. Ayan. Isa na naman natin aabangan. Maraming salamat sa iyo, Heron, sa iyong kwento. Ito yung mga typical nga ng mga kwento, no, na magpinsan, tapos may pinanonood na mga ganun. Pero kakaiba yung pinsan mo, ha? Kumbaga, ikaw lang, sabi mo, ikaw lang yung gumagawa, ikaw lang lumalantak, pero bakit ang pinapanood pang lalaki? Lalaki sa lalaki din. So, may something, di ba, na may something din sa kanya na ano, o ganun lang ba talaga ang gusto niya? Hindi natin alam. O, sana minsan may mga ganun mga paliwanag tayo. Halimbawa, no, baka may nakikinig dyan na mga psychologists or kahit ano, anong pakaramdam niyo sa pinsan. Ba't may ganun nga naman pinapanood na video? Do, ini-enjoy lang ba niya yun bilang lalaki? O bakit nga lalaki sa lalaki yung video mo? No? So, yun. Ayun. So, muli, hintayin po natin yung kasunod na liham ni Heron. At muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sama-sama tayo sa pakikinig ng bawat kwento. Iba't ibang mukha at uri ng tao. Maging sino ka pa ay welcome ka dito. Maging inspirasyon sa kahit na sino. Masaya man o malungkot, nakakatawa. Sa tabi ang bawat bukot, di ka nag-iisa. Kaya tutok lang kayo sa bawat kwento na tatago sa inyong puso. Wala nang iba pa, ito lang yan sa paborito niyong programa na palagi niyong makakasama. Ako ang Kuya Inyo na pwedeng maging tito o papa. Lahat kayo'y makakasama, sindihan ang buhay. Iiyak mo kung ika'y nalulungkot. Libangin sarili mo kung ikaw ay nababagot.